Di rin nagpaawak sa concert ni Darin sina Sara Jeronimo at Vice Ganda na talagang kinaaliwan din ng mga panay. Paano ba naman kasi ang controversial ngayon na si Bambang Mayor Alice Go eh, na dinoksyon ni Vice ganun. Tama ba, Mayor? Go. Roll BTR. You have to make sure that you what you do is very special, extra special. Yung itsura niyo mismo kailangan extra special. Kailangan hindi ka forgettable. Kailangan hindi ka nila pwedeng makalimutan sa ginagawa at sa itsura mo pa lamang. Na kahit si Mayor Alice Go, hindi ka makakalimutan. Sandal ka. Tapos, ayaw. Naku, mapipitin si Alora. Huwag ka magalak. Akong bahala. Sa akin ka. Mahal na mahal ka namin. We all know how amazing you are as an artist, as a vocalist. You are amazing. Pero what made me love you so much more is your heart. Grabe yung puso mo, Darin. Every time I would see you, napaka-genuine ng happiness lang. Every time na nagkikita tayo, sobrang akong bilib na bilib sa'yo, sa humility mo, Darin. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin. At alam kong maraming dekada pa ang tatagal mo dito sa industriya. If you remain humble, despite your greatness. Thank you po. I love you. I love you too. Maraming salamat. 10 years! 10 years na pala yun! Tagtag po! Alam mo, parang ano eh, late na si Advice na ano, sinalang. Pero sobrang tawa talaga, talagang sulit na sulit. Oo, Yes, yung kinanta nila mashup yun when I was your man ni Bruno Mars at si Vice naman, kinanta niya yung Flowers ni Miley Cyrus. Oo. Tapos habang kumakanta si Vice, di ba may nagbibigay sa kanya flowers? Ang koron ng patay. Nakita mo yun, may koron ng patay. Correct. Na may nakalagay, nagmamahal, buwak sa akin. Di ba? Tapos sabi niya, talagang ayaw na lang putyo-putyo prince ng outfit na kailangan daw. Kasi pag, concert. O, pag may concert daw sa mga ganyang araneta, dapat daw talagang nag-isip po ng konsepto na magmamarka ka na maiiwan sa tao. Yun ang tip na sinasabi niya. Tsaka kaya daw siya nilagay sa ending. Oo, para may patawa ganun. Talagang gusto. No? Si Sarah ng todo support, at talagang grabe rin yung hatawan nilang dalawa ni Darin. Sharon. Medyo millennial yung kanta. Ay, Tagalog, no? Tagalog song. No? Kanino? Yung parang kalma-kalma? Yun ba yun? Tama ba ako? Hindi na iba. Hindi yung baby kalma, hindi parang yun. Parang pwede nilang ikulag na dalawa eh, ni Darin. Parang ganon. Parang song ata ni Sara yun, I'm not sure, di ba? Oo, hindi rin ako sure. Pero parang may ganon, may kalma ako na rin. Pero sabi nga ni Sara, nagbalik tanaw siya ng kaunti, di ba? Parang 10 years na ko, Darin. Sabi niya, laki-laki sa Sara. Oo, coach niya. Saka yung buhok ni Sara, parang buhok ng santo ninyo, ha? Nakita yung buhok niyo. Saka galing umata. Saka alam mo, friendship, kinuha niya yung tuwalya para punasan ni ano? Si Darin. Yung tuwalya, kinuha ni Sara para magpunas si Darin sa stage kasi pinapawisan. Bongga. Talagang, parang dito, no? Oh, pero alam mo, friendship, ang nakakaloka, tinatanong ko talaga si Mildred, kasi katabi ko si Mildred, yes, eh. Yes. Ang tinatanong ko ay, kung kaya din ba ni Jackie Labajo ng ganyang klaseng concert sa Araneta. Sa tingin ko, sa panahon ngayon, kaya niya. Pero, malaking tulong din ng mga guest niya ay sikat. Ganon. Tulong din sa araw mga papses portion na nanonood niya. Mga pasibay si Ganda nanonood din niya. Pero, siyempre, mas nanonood ang mga tagahanga ni Darin, di ba? Pero in fairness naman kay Darin, kasi marami may na market siya. May market siya. Marami na siyang isang mall nga na siya. Parang siya pa lang ang nakapagka nung crowd na kadami, di ba? At natatanda mo, friendship, baguhan pa lang si Darin, yung pelikula niya ni Catherine that time, eh, mga fans si Darin talaga yung nagpa-black screening. Barcelona yata. Hindi, How to Be You. Ano ba yun? Oh, basta. The House of Us. Pero in fairness, di ba, hindi naman sa pag-ano, ha, baka magal sa akin mga fans si Laika. Pero sabi nga, mas sumikat siya. Kasi tuloy-tuloy kasi kata ni Darin yung time ni After the Boys Kids, eh. To take the first runner-up siya nun, di ba? Pero friendship, sa concert, sabi ko kay Mildred, gumaling ay, siya.
sabi ko, may karapatan talaga si Laika na winner, grand winner. Iba pa rin yung boses, friends, yung pagtas-taas. Dapat ang kinanta niyo sa concert yung pinanalo, narito ako! Yun! Yun mismo! Hindi, pero sa opinion ko ha, parang mismo. Ngayon palang gumaling si Laika. Ah? Sa opinion ko lang opinion naman. Pero, gumaling pero siya. Pero noon nagagalingan na ako sa kanya, kahit yung contestant siya nung bata. Kapag boses na talaga. Ngayon talagang nakakahit na siya na sobrang taas. Oo, friends. Narito? Oo, kung anong piyeso ni Darren at anong piyeso ni Laika nung sumali sa The Voice Kids, yun ang kinanta nila, na panlaban nila. Parang naging ano kasi inspiration kay, nabasa ko dati, naging inspiration kay Laika nga yun. Kaya talagang nagpaka, nag-voice lesson siya, nagpaka-bihasa siya. So kinanta niya, tama ko narito, yung kinanta ni Darren ay? Ngayon! Parang ganun. Yung kinanta nila nung contest mismo. Oo, yun. Ituring mong kahapon, waring panaginip lang. Ang galing niya dun! Okay!